vlog. Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, guys, ay gusto kong ipapakita sa inyo yung mga kalateya kong madaling alagaan at ano ba yung garden soil, ano ba yung potting mix na ginagamit ko sa kanila at ano ba yung mga care tips sa kanila, bakit madali lang silang patubuin. So, guys, umuulan ngayon dito sa amin. So, ang una dito, guys. So, guys, ito po yung kalateyang madaling alagaan. Madali siyang patubuin, madali siyang magkaka-babies. Ito po, ang tawag po nito ay kalateya rufens. Ayan siya, guys, oh. Pero yung iba, tinatawag siyang kalateya leoparda. Pero sa totoo lang, ito talaga yung kalateya rufens. Ayan, guys, sobrang blooming na siya, sobrang ganda na niya. So, ito po yung kalateya ko dito na madaling alagaan kasi marami na akong na-iripat nito. So, ang susunod naman, guys, ay itong si kalateya. Ito, guys, si kalateya alverti. Madaling alagaan, guys, kahit na painitan mo siya. Ayan, kahit paarawan mo siya. Hindi siya nasisira, guys. Kaya, ito, oh, sobrang ganda niya. Sobrang naing madali siyang alagaan. Yung potting mix ko lang sa kanila is garden soil at saka rizal. So, kung magtataming kayo ng kalateya, guys, ramihan niyo yung rizal, konti lang yung garden soil. So, ito po si Alberti, guys. Madali siyang alagaan. Marami na rin ako dito nito. Niripat ko na yung iba, niripat ko na. Ayan, guys, oh, sobrang blooming na niya. Ayan. So, ayan, guys. So, ang susunod naman, guys, is si Kalateya Bella. Si Kalateya Bella, guys, yung dumating siya dito, yung binili ko to, konti pa lang siya, pero parang niripat ko na siya, marami na siya doon. Kaya lang, ito lang muna yung pinapakita ko. So, si Kalateya Bella, guys, ay madali siyang alagaan. So, si Kalateya Bella, pag nagkakaroon siya ng isang ganito, stem, magkakaroon din siya ng isang babies, kaya madali siyang alagaan. Yung ano lang sa kanya, care tips lang sa kanya ay huwag siyang painitan yung sobrang tirik na ng araw kasi nasisira yung dahon niya. So, ito siya, guys, oh, sobrang ganda niya. Ayan, bago pa lang siya dito sa akin, pero nakaripat na ako nito ng marami. Ayan, oh, sobrang ganda niya. So, ang susunod, guys, ang susunod naman dyan ay si Kalateya Pictorata Argentea. Eto, guys, na-vlog ko na to. Si Kalateya Pictorata Argentea. Madali siyang alagaan, guys. So, gaya rin ni Kalateya Bella. Ulan ngayon dito. Gaya ni Kalateya Bella, guys. Mabilis siyang magkakaroon ng babies. Pag nagkakaroon siya ng bagong babies, ng bagong ganito, tubo, magkakaroon naman siya ng bagong babies o bagong suwi. So, ang problema lang, guys, so, care tips naman sa mga kalateya. Minsan kasi yung iba, bumibili sila ng sobrang loss na nakalateya. Ang ginagawa nila, pagdating sa kanila, pag-order nila, pagdating sa kanila, iriripat agad nila tapos hatiin. Alam nyo ba, guys, na sobrang, ano yun, sobrang hindi pwede sa kalateya yung gano'n na ginagawa nyo kasi nasisira siya, guys. Hindi na siya babalik sa ganitong kaganda. So, ito, guys, ay si Kalateya Argentea. Sobrang ganda niya. Ayan, yung na-vlog ko na to. Na-vlog ko na to, guys. Nakita niyo na to sa mga vlog ko. Pero hindi pa siya ganito kapal. Ayan, guys, oh. So, kung mag-alaga kayo ng kalateya, guys, ang care tips din doon ay huwag masyadong biligan or two. So, mayroon din kasi nagko-comment sa akin. Mayroon din kasi nagko-comment kung ilang, sa isang week, ilang beses daw ako nagbibilig ng kalateya. Ang magbibilig tayo ng kalateya, guys, in a one week, dalawang beses lang tayo dapat magbibilig ng kalateya. Ayan, guys, sobrang ganda niya. Yun yung care tips ko sa kalateya. Ang susunod naman dyan, guys, ay si kalateya. Ang susunod, guys, eto na, ayay, ang dumi niya. Ang susunod, guys, ay ito si Kalateya Obscura. Si Kalateya Obscura, guys, yung dumating, yung binili ko to, parang tatlo lang siyang ganito. Tatlo lang na ganyan.
So matagal siyang dumami, matagal siyang nagkakaroon ng babies kasi yung ginawa ko kasi nilagay ko siya sa ibabaw ng mesa. So after noon, hindi ko naman na ano na hindi bumanda, hindi nagkakaroon ng babies. Nilagay ko siya sa lilim na lugar, tapos sa ilalim ng may puno. So ngayon marami na akong ganito, guys. Ayan, so si Calathea obscura, guys. Sobra niyang mabilis paramihin. Sobra siyang, hindi siya maarte kahit na nababasa siya. Hindi siya maarte, guys. Ang problema lang sa kanya pag naiinitan siya ng sobra. Ayan, guys, oh, tumataas pala siya. So, marami na rin akong ganito, guys. Marami na akong Calathea dito. Hindi ko pa na-vlog. So, sa mga susunod na lang na mga araw. Ito siya, guys. So, ayan, oh. Tumataas siya, guys. Saka yung sa likod niya. Sobrang ganda na niya. Ayan. Yan si Alberti. Alberti. Si Obscura. So, sobrang magandang alagaan, guys. Hindi siya maarte. Yung pating miss ko naman sa kanya, katulad din yung iba. Guardian Sowell at saka Rice Hall. Konting Guardian Sowell lang, guys, ang ilalagay nyo at maraming rice hull. So, ang susunod, guys, ay si Calathea Peacock. So, si Calathea Peacock, guys, maano ko na to? Nag-vlog ko na rin to kung paano siya itatanim, kung paano siya aalagaan, at ano yung potting mix ko sa kanya. Parang tulad din ng iba. So, ayan, guys, si Calathea Mokayana Peacock. Ayan, oh, sobrang ganda niya. Yung pinakagusto ko sa kanya, guys, yung dahon niya. Sobrang, parang akala mo, parang ano, guys, parang, ayan, oh, sobrang ganda niya. Tapos, sa likod niya, guys, ganyan sa likod niya. Tapos, sa harapan, parang siyang plastic na ano. Parang, sobrang ko siyang gusto, guys. Ayan, oh, sobrang ganda-ganda niya. Sobra siyang, ayan, tapos, ang ano sa kanya, guys, madali siyang alagaan. Mabilis siyang magkakaroon ng babies. Sunod-sunod yung mga babies niya. Yan eh. Ayan, oh. Ayan, dami niya ng babies. So, yung binalag ko na nung mga ilang, ano na, months. Hindi pa siya ganito kakapal. At tatlong pot ito siya, guys. Ayan, oh. Sobrang ganda niya, guys. So, ayan. Yung care tips din sa kanya, guys, hindi siya pwedeng painitan masyado. Yung sobrang tirik talaga ng araw. Ayan, guys, sobrang ganda niya. Ayan. So, si Calathea Mokayana Peacock. So, yung kinakalas ko dito, guys, na inaalagaan talaga ng Calathea na sobrang, parang siya yung queen dito sa, ano, na inaalagaan ko. Ito pa yung si, ano, kasama ni, ano pala, Mokayana Peacock. So, guys, yung sobrang gustong-gusto kong alagaan ng Calathea na matagal na talaga dito. Since 2016 yata yun, nandito na siya. So, alam niyo ba, guys, yung kwento nito ay binili ko lang siya ng 35 pesos yata dati. So, nakakarami na ako nito. Sobra siyang madaling alagaan. Hindi siya maarte. Ang problema lang sa kanya, hindi siya pwedeng paarawan ng sobra. Eto siya, guys, si Calathea Dotty. Sobrang kapal niya, guys. Sobra siyang mabilis magka-babies. So, yung ano ko sa kanya, guys, yung care tips ko sa kanya ay sobrang bigat. So, ang care tips ko kay Calathea Dotty, mayroon din nagsasabi, guys, na si Calathea Dotty ay mahirap alagaan. Alam niyo ba, sa lahat ng inaalagaan ko dito, na halaman siya, yung pinakamadaling alagaan at pinakamadaling i-repot. So, guys, mayroon akong care tips sa inyo. Halimbawa po, parang na-stress yung Calathea nyo. Ang gagawin nyo lang, at saka matagal nagkaka-babies, ang gagawin nyo lang, guys, lalagyan ninyo ng risal sa ibaba. Sa ibabaw. Kasi magkakaroon siya ng maraming babies. Tulad nito, guys, ang ginagawa ko, pag nakikita kong parang stress yung mga Calathea ko, lalagyan ko sila ng risal sa ibaba. Kasi sa ibabaw, mali na naman ako. Lalagyan ko sila ng risal sa ibabaw kasi parang gustong-gusto nila yung risal, guys. Ayan, oh, marami siyang baby. So, marami na ako nito, guys. Madali siyang alagaan. Ayan, oh, sobrang blooming niya. So, guys, yun lang yung mga Calathea na madaling alagaan dito. So, kung bago kayo dito sa channel ko, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Pindutin niyo yung bell.
sana mayroon kayong natutunan sa aking vlog ngayon. At mag-ingat po tayong lahat. At bye guys. Sobrang dumi ng kamay. So bye. Ingat po tayong lahat.